inspeksyon ng mga tauhan ng DTI ang mga produktong pangregalo sa Pasko. Tinek nila ang pasado ang kalidad ng mga ito bago ibenta. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Nasunog na takure, natunaw na plancha, at TV na hindi naman bumubukas. Yan ang pwedeng kahinatnan ng ipanreregalo o ipanraraffle mong home appliances ngayong magpapasko. Lalo na kung mabibistong hindi pala sumailalim sa tamang testing ang produkto. Kapag kakapaskuhan may ganyan pong spike ng demand, siguro po, yes, mayroong posibilidad ng sinabi niyo mga nagpapalusot. Mayroong mga ilang mga suppliers, mga nagtitinda na iniikutan yung requirements ng taxes at registration and certification. Kaya hinahabol nila yung presyo. Akala natin mas mura sa kanila, mas kalidad at saka mas ligtas. Ang naglipa ng substandard products, ikinaaalarma tuloy ng mga lehitimong manufacturer. Pag may effect na sinabi na ganito yung brand coming from this country, na inferior quality siya, naapektuhan yung aming benta. Kaya ngayong panahon ng exchange gifts, doble kayod ang Department of Trade and Industry sa kanilang testing laboratory sa Dasmariñas, Cavite. Dito sinusubok ang limitasyon ng mga produkto. Pinaiinit at sinusunog ang mga wiring. Ang mga hollow blocks iniipit habang binabali ang mga bakal. Ang mga tiles, binabasag at tinutusok. Sinasabak naman sa mainit na temperatura at tubig ang mga appliances. Pati Christmas lights, binubuksan hanggang 4 na araw para tiyaking di mag-overheat. Bawat produkto, dumaraan sa higit 10 test sa loob ng higit 10 araw. Ang mga makakapasa, mabibigyan ng PS mark sa mga gawang Pinas. Import Commodity Clearance o ICC sticker naman sa gawang abroad. Pag hindi nakapasa yung product, rejected yung buong batch kung saan kinuha yung sample. At yung batch na yon, i-destroy yon at yung material ibabalik sa manufacturer. Tuloy-tuloy na rin ang inspeksyon hanggang sa mga pamilihan. Payo ng DTI sa mga consumers, silipin kung may PS mark o ICC mark ang mga bibiling panregalo. Para matiyak na legit ang mga sticker, pwede yung iscan gamit ang ICC Verification System app para sa mga imported product. Sa mga may PS mark naman, pwedeng tingnan ang listahan ng certified products sa website ng DTI. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.